Hi, good morning everyone. Welcome to Edit RV Vlogs. This time, marami kayong makikitang mga doggies at ang mga cute na mga fur babies at malalaking doggies. Sila ang mga bida sa event na to. Bakit nga ba marami silang mga doggies dito? Dahil umattend ako ng isang event for the benefits of the sick and homeless cats and dogs, which was held at Altarasa Town Center in Quirino Highway. This event is called Be a Hero, Walk for Compassion. Kala ko building yung aso cheese dog. Kasi dog eh, tapos cheese dog. Hi, good morning everyone. Welcome to Edit RV Vlogs. Meron akong isang hawak na fur baby. Ang name niya Chloe. Ang kanyang lahi ay Yorkshire. It's an event, Be a Hero, Walk for Compassion. So, eto hinawa ko kasi siya yung pinaka-cute at pinaka-maliit na aso dito. Well, anyway guys, iikot ko kayo dito sa event na to at makikita nyo at iba't ibang lahi ng mga aso. So guys, see you later! Actually, alas 6 nag-start yung event pero dahil na-late kami ng dating, kaya medyo na-miss ko yung first part ng program where the dogs will take a walk kasama ang mga nag-aalaga sa kanila. Luckily, may naabutan pa naman ako yung last portion ng parade at kahit papaano nakunan ko ng short video. Ito yung dalawang big hunky dogs, sila yung nasa bandang hulihan ng parade. These dogs are actually not pets, but they are working dogs. Naabutan ko rin etong isang cute na fur babies na pinapainom ng tubig kasi nga super uhaw na siya dahil sa paglakad. Super po. Ay, ilan taon na yan dog mo? 2 years old. 2 years old? Pero may anak siya. Meron siyang anak? Apo. Ay, asan ang mga anak? Nasa bahay po. Ano sa bahay? Hindi kasama. Cute din, ganyan din. Kulay black po. Ay po. Okay, bago natin ituloy ang chika sa iba pang mga cutie doggies, let's watch first yung short interview natin kay Miss Lynn Duano Manaog. Hi, good morning! Right now, I'm with Miss Lynn Duano Manaog. She's the founder and the organizer of this very heartwarming event that she conducted here in Altarasa Town Center dito sa Quirino Highway. Well, actually, this is the second time that I participated in her event. So, I want to introduce to you again, Miss Lynn Duano Manaog. Good morning, everyone! So, dito po kami ngayon sa Altarasa kasi nagkaroon kami ng Walk for Compassion para po ito sa mga homeless cats and dogs. It's a fundraising event. So far, positive po, maraming nag-attend. So, itong event na to, nagbibigay din kami ng awareness para dun sa mga pet lovers na maging compassionate, hindi lang sa mga alaga nila, but doon sa lahat ng hayop. Natutuwa kami at pinuntahan kami ni Miss Edith. Maraming actually nag-participate and I was very surprised kasi the first time na nag-organize ng event si Miss Lynn Manaog. Marami din, pero this time, it's even more. So, ibig sabihin, mas maraming tao ang nagiging aware sa tamang pag-aalaga ng mga hayop. So, how do you feel na maraming nag-participate this time? Sulit na sulit. Actually, nakakapagod. Pero, sa nakita kong suporta, at pati kayo pumunta, dumayo kayo dito kahit malayo. So, parang lahat ng pagod ko ay natanggal. Kasi nakita ko yung mga pet owners talagang pinaghandaan nila. Yes, yung mga ayos. Yes, kasi nakadamit pa yung mga aso. Nakita nyo naman later in my vlog. Next to this, you will see all the dogs. And you will learn something kasi pag nakita ko ng aso, I see them as only a dog. Or I always wonder, ano kaya ang breeding ng aso na yon. So this time, may mga malalaman kayo kung ano yung mga breeding ng aso. So, pasalamat tayo, Manang Lynn. Thank you po sa lahat ng nag-participate at tumulong. Yung City Veterinary Hospital ng San Jose del Monte, Bulacan, yung Altarasa, yung Quali Post, yung Post Favorite, yung Be a Hero Book, yung San Manuel for Compassion Towards Animals. Maraming salamat po sa suporta. Nagpapasalamat ako sa mga nag-participate ng advocacy na to.
para magkaroon ng more awareness sa mga pet owners to be more responsible. So thank you sa inyo lahat na mga umaten. God bless you all. Meron ding naganap na recognition awards para sa lahat ng mga nag-participate sa event na to. Pero unahin muna natin yung kaganapan sa kakaibang sosyalan ng mga far babies na ito. Meet Baste, napansin ko na super cute and super black ang kulay niya. He's a poodle dog. Hindi po ako para after 10 minutes, mag-start na tayo ng raffle drum natin. Iba yung kakagroom nito pero hindi nila talaga pinutulan ng todo. Bakit? Kasi raw, hindi ko alam eh. Kasi baka masaktan. Oo. Baka part na ng laman. Oo. Baka masaktan. At syempre, hindi lang yung mga doggies ang nakikipagsosyalan, pati na rin ang mga nag-aalaga sa kanila. Anong breeding ng aso ninyo? Beagle po. Beagle. So, ito malalaman natin kung ano yung mga iba't ibang breeding ng aso dito. Ito. Ano po? Aspin po. Ano po? Rescue siya. Po sa dun sa rescue. Ah, okay. Ayan, marami tayong malalaman mga klase ng aso dito. Pero alam ko, ito Chihuahua. Tama? Anong klaseng aso to? Ano yung breeding niya? Chihuahua? Liver bread ba yun? Liver bread pala ang breeding ng aso na ito. Joke lang ate ha. Pero baka liver cakes ang ibig sabihin ni ate. Yung pagkain ng doggies. Ano yung pangalan niya? Pupupu. Ha? Pupupu. Anong breeding niya? Ano ba? Wala po. May askal lang po yun. Askal? Pero parang may breeding. Let's interview naman for a while yung mommy ni Chloe. Na curious lang ako, may mga children si mommy pero tanungin naman natin siya bakit gusto niya nag-aalaga ng aso. Hi! Ay, ang ganda, ang cute. Anong aso to? Yorkshire po. Ito pala ang Yorkshire na aso. Grown up na sila lahat. Grown up na. Gusto niya na. Sila, tapos na sila, graduate na lahat. So, si Mami, naiwan lagi mag-isa sa house. So, gusto sila niya na merong kalaro. So, yun ang reason bakit may aso. Pero sila, mga ano sila? Apo, sa pamangkin. Ah, mga apo na to, sa pamangkin. Ito talaga ang cute niya. I like you. Hi. Nagtatampo ito. Pero pareho silang cute, ha? Ano yung halahi niya? Pomeranian. Parang yung may Pomeranian din doon, pero iba yung dating. Kasi nalalahian na. Ang daddy nito, ano, Peking Geese. Ah, Peking Geese. So, ilan sila? Dalawa lang? Dalawa. Pauwi na kayo. Bye-bye. Abangan nyo na lang yung vlog ko. Okay, let's take a little break and watch the short interview naman kay Doc Paula. She's the volunteer veterinary in this event. Pero bago yan, may good news ako. Please watch this. So, ano to, ma'am? 6 months pa lang. 6 months. Nalaman niyo na kung ano yung ano niya pangalan. Si Loki. At nalaman na nga natin na Shih Tzu pala ang far baby ni ate ano at hindi liver bread. Liver bread ba yun? Joke lang naman to ate ha, huwag kang magagalit. Para may konting twist naman ng joke ang aking vlog. So again, here's Doc Paula, yung ating vet hero. I'm going to ask a few questions kay Doc Pao kasi she's the one who gave her free service, no, as veterinary dito sa event na to. Be a hero, walk for compassion. Hi everyone, I'm Doc Pao Makabare. I'm from San Jose del Monte, Bulacan. Dito na po ako lumaki, so tubong Bulacan na din po. And a veterinarian for government, but so makikita niyo po ako sa City Veterinary Hospital natin dito. And actually, yung ating pong City Veterinary Hospital is government-owned and free of charge pa po siya as of now. So, one of the first here in our country. So, wow! Imagine nyo, kung pwede ba dito yung mga non-residents ng San Jose? Sad to say po, ang ano namin, requirement namin is kailangan po kailangan ng ID. Kailangan ng ID ng San Jose, talagang resident. So, by the way,
yung mga taga San Jose, yung mga iba siguro na hindi pa nakakaalam, maybe you can share this vlog para yung mga merong pets na hindi pa naka-vaccinated, yung kanilang mga far babies, pwede nyo pong dalhin sa municipality ng San Jose para hanapin nyo si Doc Pao. Yes po. So that's one of her advocacy rin to help and to spread awareness to those pet owners to be more responsible, na dapat inaalagaan natin. Hindi lang yung alaga na pinapakain, minamahal, but of course, yung health, yung wellness. So, kailangan yun. Actually, meron din pet si NC Doc Pao. Yes, pakita natin siya. Nasama na natin siya. Instant star ka. Ito po siya. So, ayan. Ano pangalan niya, Doc Pao? His name po is Tyrone. Tyrone. He's 6 years old. Ah, 6 years old? Paano ang bata? Yes. Dami nga pong nagugulat na mukha ang pa siya. Ang yang bata. Kala ko mga ilang months pa lang. True po. Well, anyway. 6 years old na po siya. Mixture ng Shih Tzu and Poodle. Shih Tzu and Poodle. Yes, kaya tingnan so nyo guys, ang cute ng combination pala ng Shih Tzu. So, yung kung meron kayong Shih Tzu, magpa-breed sa Poodle. Or the other way around. Well, anyway, sa lahat po ng mga umattend, again, thank you so much. So, si Doc Pao ang nag-inject sa mga ibang mga hindi pa na anti-rabies na mga pets and ano dito na mga dogs. By the way, ma'am, plug ko lang din po na ano po, available din po ako for home service. Ah, pwede din ng home service. Yes po, wow. Within San Jose del Monte, Bulacan. Pwede rin po sa mga karatig na areas like Santa Maria, Bulacan, Marilao, Caloocan, and Quezon City. Ayun, so pwede rin kayong magpa-home service. Kunyari, yung aso nyo, yung far babies ninyo, hindi nyo pwedeng bit-biten. Convenient. So, contact nyo lang po ito sa baba. Very affordable yan, so wala kayong problema. Hindi na kayo magagasolin, siya ang pupunta sa bahay ninyo. Yes po. We can do vaccination, treatment, or consultation, deworming, minor surgeries po such as hematoma, cherry eye, such, and also kapon, low-cost spay and neuter. Wow, ang daming services na lalo na pagka marami kayong mga alaga sa bahay na hindi nyo pwedeng dali ng sabay-sabay. So, it's better na home service. Service. Kaya, ayun, guys, wag nyo kalimutan na here's the number. So, Doc Pao, thank you so much for this short interview. Guys, God bless everyone. So, I hope you will enjoy watching the next of this vlog. Yung mga kaganapan dito sa event na to sa Altera, sa Town Center here in Quirino Highway. So, guys, thank you so much. God bless. Meron ding libreng pa-vaccine for anti-babies during the event. Being a responsible pet owner, napakahalaga po talaga na mapabakunahan ang ating mga aso para sa mga taong nakakasalamuha ng inyong mga alaga. Ayan, meron silang vaccination dito for anti-rabies. Saan siya usually ini-injectionan? Subcutaneous po sa balat under the skin. Nagtitinda rito ng food para sa mga gustong kumain. Kaya ma, bago siya bumili. Sige po, kumain na kami. Hello po. Meron ding mga tinitinda para sa dog items, mga dog foods, dog toys. Good morning po, handyman so, po. Ano pangalan na ano niya ng store? Ng store po namin. Handyman po. Handyman. Nasa Walter Mart Altarasa po kami, third floor. Ah, okay. Handyman po. Ano yung cycle niya tuwing kailan siya nagkakaroon ng period? So tuwing kailan nagme-mens? Every 4 months. Hindi pala siya every month. Yeah. Every 4 months. Hindi katulad ng tao. Hindi, sorry. Para saan to, ma'am? Po. Ha? Po. Anong breeding ng aso nito? Yan, crossbreed lang, terrier sa kanan din.
affected. Ganyan pala magiging resulta. Pero parang matapang ang mukha niya, no, na mabalahibo. Oo, pero mabait. Ito, anong breeding ng aso nito? Chow Chow. Ito ang Chow Chow. Ay, pero, ang Chow Chow, di ba malalaki? Okay. Tatanungin ko kung anong breeding ng mga aso nyo. Siya, anong breeding ng aso? Shitsula sa apso po. Kakaiba, ha? Okay, guys, ito ang tinatawag natin Chow. Ilang taon na yan? Ano po, 1 year and 3 months po. Sa aking vlog. Hello po. Hi. So, they are the owner of this dog. Grabe, ang laki niya. Anong klaseng dog to? May ano pong Labrador at Greyhound. Ang laki, no? As in, ano na siya, breeding. Apo, Labrador. Galing po yan ng Saudi. Ah, galing pa siya ng Saudi. Oh, guys, tingnan nyo, ang laki, oh. Grabe, ang tangkad. Meron po tayo. Ganyan. Anong name niya? Ito pa sa Saddam. Ay, bakit Saddam? Dahil galing sa ano ba yan? Hi, Saddam. Ito, sino to? Bradley po. Bradley. Kiara. Kiara? Kayo na lang ang kumaway sila, hindi makakakawayin. Hi, greetings po. Ito, walang amo. Wala yung baby niya. Meron. Ah, wala yung mama niya. Andun. Asa na yun? Papa niya. Ah, okay. Ito ang pinakamaliit ata. Ang cute. Ilang taon na to? 4. 4. Roxy girl. Roxy girl. Roxy. Girl. Oh. Marunong sa camera, ha? 1 year. Ay, ang cute. Ibang klase. Anong klaseng aso naman to? American Cocker Spaniel. Ah, ito pala yun. Mga naririnig ko lang yung mga pangalan na yan. Japanese Spitz ang nanay niya. Inabandon nung may-ari nung pumunta ng US. Tapos, yung nanay niya walang pinag-iwanan. So, gala-gala lang. December 23. Oo, December 23 nung nakita kong nanganganak yung nanay niya, umuulan. Sa gilid ng kalsada. Pero maganda yung breeding niya, ha? Dalawa po sila. Ang kapatid niya is kamukha ng nanay. Pagod na ba siya? Ayaw niya sa araw. O, kasan pagod? Hindi ata sanay sa labas? Sanay po, pero po, pagka mainit po, hinihingan. Anong breeding na ang ano? Husky lang siya. Ma'am, ano klaseng aso yan? Golden, half golden red aso. Golden red po. Golden retriever. Pero half lang po. Kulay brown yung eyes niya. Hi! Good morning! Tatanungin ko kung anong breeding ng mga aso nyo. Siya, anong breeding ng aso? Shih Tzu, Lhasa Apso po. Shih Tzu at saka? Lhasa Apso. May ano spelling? Lhasa. L-H-A-S-A. Tapos Apso. Ah, Lhasa Apso. Opo. Kakaiba, ha? Ito pala yung mga Maltis. Tingnan nyo, guys. Nakatali yung kanyang hair. Ang cute. Ang kapal ng hair niya, ha? Ito, mas makapal. Oo nga, parang sa unan. Ilang months na po to? 5 years old na to. 5 years. Ah, mas matanda siya kesa doon. Kuya, interbihin ko kayo. Bakit dalawa ang aso nyo? Hitler, ano siya, nakuha ko siya sa isang breeder na pinabayaan. Then, inadapt ko siya. Okay. Before, napakapayat niya. So, siya ay inadapt ninyo. May nagbigay sa inyo. And then, etong isa. Adapt ko rin to. Adapted din. So, ilang taon na siya? Ito, 2 years. Ito? O, 2 years din. Nakuha ko to mga 1.5. Bakit gusto niyo nag-aalaga ng aso? Before, no, may BM ako. Dati sa bungero ako eh. Okay. Wala nang negosyo sa... So, na-turn yung passion ninyo from pagsasabong to taking care of a dog? Dalawa naman yun. Oo. Before, dalawang BM na namatay sa akin. What is BM? Medyan Malamnoy. Ha? Medyan Malamnoy. Ah, okay. Kaya may grupo kami rito. Talaga sa mga dog, mahilig kayo sa aso even before pa? Nagbibigay kami ng... Kasi usually nangyayari ngayon, sa mga working dog,
na nagiging pet dog na lang sila. Yung advocacy natin, makapagbigay ng free training para sa mga working dog. May trainer tayo na ganyan. Yung mga canine. Ah, nagtitrain kayo ng mga canine? Every Sunday. Saan, kuya? Sa Northridge, Starmore. Sa Northridge. May open field si Billiard doon kami nagpapatrain. Ito, nakatrain to ng detection. Nakaamoy siya ng... So, alam niya kung merong mga pulbura. Ah, okay. Ito, nadap ko lang pampalahi. Galing siya kay Gawad Aron, De La Cruz ng Angat, Bulacan. Okay. Ayan, thank you, kuya. Nag-aaway sila. Tara na, uwi na tayo. Meron combination niya. Kupit na mga aso eh kasi lahat ito, napagod na ang mga far babies. Napagod na sila. Oh. Ayan o, oh, napagod. Hello, welcome to Alcaraza. Hey, behave. Behave. No, behave. No, no, no. Behave. Behave. Meron silang raffle draw dito sa mga katanggap ng mga prizes yung mga mananalo. Lapra! Ha? Medal? Ay, bakit siya napilay? Hello. Inborn nga po. Ah, inborn. Pero nakakatakbo naman siya. Anong name niya? Popoms. Popoms. Uwi na sila guys, pauwi na yung mga karamihan na nag-participate dito sa event na to na Be a Hero. Ayun, bye bye. Ayan, tumayo na rin siya. Napagod na. Oh. Bye-bye. So, it's time to go home. Uwian na yung mga far babies natin. So, guys, thank you so much. So, nakita nyo, that's all for now. Nakita nyo naman kung ano yung mga naging kaganapan dito sa event na to. Be a Hero, Walk for Compassion. A Walk for Sick and Homeless Cats and Dogs. So, maraming salamat sa inyo sa panonood at thank you sa lahat ng mga umattend ng event na to at alam ko marami ang mga tao na magiging aware to be more responsible pet owners. So I would like to thank Handyman for giving me these t-shirts. Thank you so much Handyman for the t-shirts that you have given to me and also different kinds of keychains na pwedeng palitan para magamit. Actually, pwede mo siyang ipagawa ito. Maraming salamat, Handyman, for all this stuff. Always choose to be happy and be a better person every day. Not to be a better person every day, so inyong kasama na rin yun sa pag-aalaga ng ating mga pets. Thank you so much. God bless everyone. Next, si Ma'am Cecil Inson. Si Ma'am Tricia Kasupanan. Next, si Ma'am Maria Cristina Los Reyes. Okay, next is Sandy Kamad. Isa pa po, 1, 2, 3. Sandy Kamad. Next, Neil. Next, Camila or Camilo. Next, si Ma'am Petty. Ma'am Petty, where are you? Ma'am Betty. Oh, si Ma'am. Si Doc.
Okay. Picture ako muna. Mamaya na lang. Si Miss Marites Duarte, my neighbor, where are you? Yes. Ayan. Hi, are you? Okay. Next is... Thank you. Si Doc RC. Alika, Alfa, Alika. Doc RC. Doc RC. Where is Doc RC? Next, si Doc RC, Sir Rollies, Iya. Michiani, where are you? Next is Ma'am Connie Balenya. No. Nag-aamuyan yung mga dogs. Nagbabatian. Okay. Next is si Wendell Balenya. Nandito po ba? Next is Lucky Tampura. Next is my friend Ben Badomo. Where are you, friend? Ma'am Cecil. Please come forward for your palm medal. Alright, next is Miss Marjorie Marcelo. Next is next is Miss Cecilia Dilara and then Mr. Alan DJ Cabrera. Please come forward. Picture muna. Bigyan natin ng chance na makuna ng picture. Magtayo dito sa harap lahat. Pag kailangan ng dog ng drinking water, meron po tayong drinking water. Miss Edelina, Inario, tapos di ko mabasa yung movement yung ating mga Nicanor. Miss Rosa, hindi ka natawa. Hindi ka natawa. Award mo. Hindi siya natawa. Sige po. Yung mga hindi natawa, please come forward. Wala for the picture taking. Sige po, yung mga hindi natawa, please come forward. Ayan, tapos magkakaroon tayo ng group picture after this raffle draw. And then video ka pa, ako walang video. Oh, yung ating mga seniors nag-away-away na dahil hindi na video. Nakakatuwa. Nandito sila pero wala. Hinahabol ko rin yung pasensya na kayo, yung init para maiwasan nyo. Umuwi na ka mo. Sa FB page namin, pakilay na lang po ng tails, cheese, and cheese. Sir Carlos To. Okay, next, si Ma'am Pani. Ma'am Pani, this is Ledesma. Sila yung mga unang dumating kanina. Okay, next, si Sir Bong Olympia. Okay, next, si Sir Nelson. Wala rin. Ma'am Cheryl. Okay, sige po, dito. May mag-picture po sa inyo. Ma'am, yan po ang nito. Okay. Ayan. Sa Jaggers siya bumutang. Ah, mga Jaggers po kayo naman.
Altarasa Jaggers. Ayan. Gawin naman. Number 6. Thank you po. Dito.